Panibagong araw, Incan Friends. Tutorial naman tayo sa ating mountain bike. Matigas, kumakalog, lumalagatok, na manibela. Ang gagawin natin dito, i-maintain natin ang headset ito. Lumalagatok ito, kumakalog. Yan, matigas. Okay, ang gagawin natin, tanggalin muna natin ang ating manibela. So, panuurin lang at sundan ang ating proseso. Dahil ito isang DIY na makakatulong para hindi na tayo gumastos, magiging marunong tayo sa pag-maintain ng ating bisiklita. Ito ay mga simpleng gawain lang na kaya nating gawin sa ating tahanan. Ito, tanggalin natin yan. At pagkatapos, iangat natin para matanggal natin ang ating manibela. Budget bike o mamahaling bike, ganun lang yan. Okay, so tanggalin natin ang course. Ito yung spacers sa ating fork at ang takip ng ating headset. Unti-unti nating tanggalin ang ating headset at ito. Yan. So, yan ang set ng ating ordinary headset. At tanggalin din natin ang kanyang ball bearing. Ito yung tinatawag na ball bearing, no? Hindi siya sealed bearing, kundi ball bearing. Mayroon siyang 20 balls. So, yan ang lilinisin natin. Dahil sigurado tayo, kinakalawang na yan. Yan ang naging sanhi ng matigas, kumakalog na manibela. Tingnan natin ang sa ilalim. Kung hindi pa sira ito, walang problema. Hindi na kailangang bumili. Linisin lang natin at lagyan natin yan. Yan ng grasa. Okay, ito yung ating ball bearing sa ilalim. Ayan, pinapakita ko sa inyo, marumi. Of course, may mga kalawang na. Sa katagalan, nababasa ito. Kung naglinis tayo or sa ulan, hindi maiwasan dahil metal lang yung ating ball bearing, ay nagkakaroon ito ng kalawang. O, ito yung gagawin natin. Oh. Ito, medyo nasira na pero kaya pa nating ibalik. Lagyan natin ang WD-40 para matanggal natin ang mga kalawang. Yan. So, WD-40 para tanggalin ang mga matigas na grasa at kalawang. Yun lang ang ating gagawin. Mapagalaw na natin yan, ang ating mga balls, no? Kaya tinawag itong ball bearing dahil yan ang ating mga balls sa round na yan. So, ball bearing yan. So, nagiging matigas ito kapag tumatagal at kinakalawang. So, WD-40, natatanggal ang kalawang. Mamaya, lalagyan natin yan ng grasa. Linisin lang natin ito. Yan. Okay. So, tanggalin natin ang mga dumi, mga lumang grasa at mga kalawang. Yan. Okay, next. Ito pa yung isa. Yan. So, ispray lang natin ang WD-40 yan para matanggal natin ang mga kalawang, mapagalaw natin ang mga balls, no? Yan. So, tingnan natin, baka kumulang tayo ng ano dyan, ng bulitas or balls. So, pag wala, kumpleto yan, wala tayong problema. Huwag na tayong bumili. Ang gagawin lang natin dito, linisin lang. Mabalik natin yan, no? Para siyang bago mamaya pag nalinis natin at nalagyan ng grasa. Ayan. Okay. So, galaw-galawin natin ang bawat balls. So, wala naman tayong nakita dito na sira. So, ibabalik natin yan. Lalagyan lang natin ng grasa. Kumpleto ang ating balls. Next, ito naman. Lalagyan natin din yan ng WD-40 at pagkatapos, of course, igrasa natin yan. Linisin muna natin. Ang bike natin is a budget bike. No? Kaya lang, dapat kahit na mumurahin, mapaganda natin ito pag mini-maintain natin. So, a DIY, tutorial or skills na maaari nating ibahagi sa inyo. So, medyo madilim, kaya gumamit tayo ng flashlight. Spray lang natin ang WD-40. Ayan. Dumi, kalawang, ay
matatanggal natin para pagbalik natin mamaya ng ating ball bearing, maging maayos na ang kanyang pag-ikot. Okay, so matapos natin na malinis, lagyan natin ito ngayon ng grasa. Okay, greasing tayo para magiging malambot ang makabitan ng mga parts at ng ating ball bearing. So, madali siyang umikot at mapatagal natin ito. Hindi ito basta-basta masira, basta minimaintain natin ang ating headset. Original na headset pa ito, kasama pa ito sa pagbili ng ating budget bike. So hanggang ngayon, functional pa siya kahit na ginagawa nito ng ano, ng bunny hop o mga extreme pa na mga paglundag. Okay, so ibalik na natin. I-shoot lang natin 'yan sa kanyang cage, no? Magiging maayos na 'yan. So wag nating kalimutan, paikutan din natin ng grasa. Ayan ang ating frame na paglalagyan ng ating headset at ng ating ball bearing. Paikutan natin ng grasa. Ayan. Siguraduhin natin kasi medyo mahirap ito pag ulitin natin ang trabaho, no? Ayan. So, yun, i-shoot lang natin 'yan sa kanyang paglalagyan. At ayusin natin, no? I-position natin ang ating frame. Yes, ayan na yan. Ganito lang, intent friends, ang gagawin natin. Simpleng DIY para iwas gastos tayo sa ating mountain bike. Ibalik na natin ang mga sets ng ating headset. Bago natin ibalik, siguraduhin natin na alinis natin ang mga ito. Sayang naman ang effort natin na ibabalik natin na hindi nalinis. Well, pati yung spacers natin, spacer ng ating fork, lagyan din natin yan ng grasa. Ito yung mga spacer natin. Yan. So, lagyan din natin yan ng grasa. Yes. Okay. Well, yun yan. So, next, na process, ayusin natin, i-position natin, at saka balik na natin ang ating manibela. So, ganito lang kasimple ang paglinis natin. Pag nararamdaman natin na lumalagatok na matigas ng ating manibela, okay, bigyan natin ng time para sa maintenance. Linis lang ito, wala na tayong gagawin pa. Ito lang yung paraan. So, ibalik na natin. Balik na natin ang spacer, manibela. Ngayon, ito yung screw natin sa ating manibela. Well, ito yung kakapit sa ating star nut sa loob ng ating fork. Yes. Ang fork natin, hindi pa natin napalitan. Original pa rin yan. Ang fork natin. Okay, so malapit na tayong matapos. Higpitan na lang natin ng final na higpit. Ayan. Okay. So, ito na siya. Alright. So, tapos na ang ating maintenance sa ating headset, sa ating bisiklita, at sa ating manibela. Ngayon, tingnan natin. Okay. So, naging maayos at suwabe na ang pag-ikot ng ating manibela. Wala na tayong naririnig na lumalagatok or kumakalog sa ating headset. So hanggang dito lang tayo, Inken Friends. Salamat sa panonood. Sana nakakatulong ito sa inyo.